ng bahay ang eksena sa harap ng aking mga mata ay labis na sumisindak. Ang ulo ng kanyang asawa ay nasa bibig ng isang buwaya. Nakita ko lang siyang dahan-dahang inilahad ang kamay niya at tapikin ang asawa. Walang reaksyon, kailangan lang siyang hilahin. Mabilis na pasalamatan ng aking asawa para sa pagligtas ng aking buhay, tumawa lang ang asawa. Tingnan ang presyo ng buwaya sa kabutihang palad, ito ay isang item na may diskwento. Huling pag-uwi ko mula sa trabaho, nakikita ang kanyang asawa na natabunan ng dugo na nakahiga sa lupa. Banta ako upang magmadali at tumawag ng isang ambulansya. Ngunit hinawakan ni Chi ang kanyang paa na takot si Jun na iwanan ang kanyang katawan. Ngunit masayang-masaya si Chi, hindi lang napigilan ni Chi. Minsan ito ay isang eksena ng pinapatay dahil sa isang pagtatalo. Minsan siya ay isang bayani na namatay sa gera. Lumabas na ang ulo ni Chi ay tinusok ng isang araw, mayroon ding isang ibon sa likod. Mayabang na sabi ni Chi, ang prop na ito ay gawa ko, hindi kailanman nawala isang dolyar. Isang araw ay itinapon lang ni Jun ang isang bag ng props, nakikita ulit ng kapitbahay. Pagtingin pa lang niya sa bag, natakot ang kapitbahay. Nagkaroon ng pagpatay. Labis na nanlumo si Jun, agad na nagtapat sa kanyang kasamahan. Ipinakita sa kanya iyon ang kasamahan niya, dapat niyang sabihin na ang kanyang asawa ay isang kumpletong may bahay. Iyon ang dahilan kung bakit ginamit niya ang gayong pamamaraan upang makuha ang iyong pansin. Dapat alagaan mo pa siya, may katuturan kay Jun na marinig yon. Sa gabi, kaagad siyang nakikipag-ugnay sa kanyang asawa. Ang imahe ngayon ay kinuna ng maraming mga araw. Ang pagkakita lang kay Jun ay agad na napunta sa papel. Master, nagsakripisyo ka sa kaluwalhatian, siguradong maghihiganti ako sa'yo. Maginhawang ibinalik upang makita ang presyo ng mga props, tumutulo ang dugo ng puso niya. Mas masiglang kumilo si Chi, dinisenyo pa ang tagpo ng pagdukot ng mga dayuhan. Pinasok muli ni Jun ang papel na malalim, na labis na nasiyahan si Chi. Iningatan ni Chi ang isang script sa tabi niya araw-araw. Kailangang kumilo si Jun alinsunod sa script at mga linya sa script. Ngayon ay ang Earl ng Demonyo ng Dugo. Sa wakas ay pagod na rin si Jun sa pag-arte, nadama na ang katawan ay puwang. Nakita ng kasamahan niya ang buhay ni Jun nang walang panghihinayang nagpasyang tulungan siya minsan. Ang lalaking ito ay umuwi araw-araw, palaging nakikita ang kanyang asawa na nagpapanggap na patay. Bukod, ang paraan ng pagkamatay ay napakakakaiba din. Minsan siya ay nakagat ng kamatayan ng isang buwaya. Minsan nakuha niya ang 1,000 mga araw sa kanyang puso, nagsakripisyo sa kaluwalhatian sa larangan ng digmaan. Sa tuwing ganito, ang asawa ay kailangang makipagtulungan sa pag-arte. Sa katunayan ngayon ay nag-cosplay si Chi ng isang reyna ng Egypt. Hindi nakatiis si Jun, binigyan kaagad si Chi ng isang flyer. Pinakinggan ni Chi ang mungkahi ng kanyang asawa, nagpunta sa labahan upang magtrabaho ng part-time. Ngunit sa palagay mo ba ang pagkakaroon ng trabaho ay mapipigilan si Chi sa paggawa ng kanyang kamatayan? Umuwi si Jun mula sa trabaho, nakita si Chi na sinakal hanggang sa mamatay. Sinabi ni Chi na ito ay isang kutob na ibinigay niya sa kanya nang siya ay nagtatrabaho. Inimagine niya ang labandera na ninakawan at sinakal siya ng isang tulisan. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay sinabi ni Jun ang kanyang katotohanan kay Chi. Sinabi na hindi niya gusto ang eksena kung saan nagpanggap si Chi na patay na. Sa gabi sinabi pa ni Chi ng isa pang pangungusap, mahal, ang gabi ay napakahusay, nataranta si Jun, hindi alam ang sinabi ng asawa na kakaiba. Sumunod na araw ay nagtatrabaho na siya. Sinabi ni Jun ang pangarap na pangungusap na binulong ng kanyang asawa sa kanyang kasamahan. Sinabi ng kasamahan niya na, ang asawa mo ay dapat na tumutukoy sa iyo. Ang kanyang buhay ay hindi sapat na romantikong dapat mong bilhan siya ng isang palumpo ng mga bulaklak. Sinunod ni Jun ang mungkahi ng kanyang kasamahan at binuksan niya ang pinto. Lumalabas sa harapan niya ay isang lapida. Pagkatapos ay dahan-dahang lumabas si Chi mula sa likuran ng lapida, sinabi na, hindi ako nagpapanggap na patay. Multo ako ngayon, ngumiti lang ng mapait si Jun, magdala ng mga sariwang bulaklak sa gravestone. Tapos nag-ultraman si Chi, nagpalit ng pusa. Sa huli, isinabit niya ang kanyang katawan na puno ng mga kumikinang na bola ng salamin. Nakikita ang mga kilos ni Chi tuluyan nang nasira si Jun. Nakikita ang kakaibang hugis ng kanyang asawa, gusto pa niyang sabihin, ay, pasensya na nagkamali ako. Halimbawa, mabubuhay tayo hanggang 80 taong gulang, pagkatapos ay may natitirang 41 taon, 14,765 araw, 359,160 na oras. Naririnig ang numerong iyon, sinabi ni Jun na matagal pa ito. Hindi sumagot si Chi ngunit humakbang sa bintana, hinugot ang kurtina. Sinabi ng isang pangungusap, ang dilim ng gabing ito ay maganda. Hindi madali para kay Jun na makakuha ng isang araw na pahinga sa araw na iyon. Naririnig ang isang tawag sa telepono sa ospital. Ang ama ni Chi ay may malubhang karamdaman sa emergency room. Nagmamadaling bumalik ang dalawa sa bayan ni Chi. Pagpunta sa ospital, nakatingin sa ama na nakahiga sa kama ng ospital. Tumakbo si Chi palabas sa pasilyo na umiiyak, na labis na nag-alala sa kanyang ama. Si Jun ay nanatili sa kanyang biyenan. Sa oras din na ito, sinabi ng biyenan na totoo ang gusto ni Chi sa pag-arte. Ito ay naka-out na kapag Chi ay 5 taong gulang tapos pumanaw ang nanay niya. Kailangan lang magtrabaho ang kanyang ama at kailangang alagaan siya ng sabay.
Nakaramdam siya ng sobrang pagod, natagpuan nitong sobrang dilim. Naintindihan ni Chi, nakita ang kanyang ama na umiiyak ng mag-isa. Kaya't nagsimula na siyang maglaro ng hide and seek kasama ang kanyang ama. Noong una ay sinisisi siya ng kanyang ama dahil sa pagiging makulit, nakakainis, ngunit unti-unting naramdaman niya na naging kawili-wili ang buhay. Ang mga mahirap na araw na iyon ay dahan-dahan din lumipas. Ngayon, sa wakas na intindihan na iyon ni Jun, palaging nagpapanggap na patay si Chi para lang mapasaya siya. Sa gabi, dalawa sa kanila ay nasa bahay sa bayan, may isang libro sa kama, binaligtad ito ni Jun para makita. Sa oras na iyon, nakita niya ang totoong kahulugan ng kasabihang maganda ang gabi. Ito ang romantikong pagsasali ni Natsumi Soseki ng mahal kita. Sa wakas ay naintindihan niya madalas sinabi ni Chi ang pangungusap na ito na nagpapakita ng pagmamahal sa kanya. Si Chi pala ang pangalawang asawa ni Jun, ang dating asawa ni Jun, nang ikinasal sila ng 3 taon, kakaibang hiningi niya ng hiwalayan kay Jun. Kaya't nang pakasalan niya si Chi, nagkasundo sila. Nakikita ang paparating na taong appointment. Agad na ginamit ni Chi ang paraan ng pagpapanggap na patay, hayaan ang kanyang asawa ay isang tagapagligtas ng buhay, upang ipahayag ang kanyang paninindigan sa kanilang kasal. Sa wakas, pumunta silang dalawa sa lugar na dati nilang pinupuntahan. Sa sandaling ito, natutukoy nila iyon ang kalaban ay ang kalahati ng kanilang buhay. Araw-araw pagkatapos ng 3 taon ng kanilang pagsasama, umuwi si Chi, nakita ang asawa na nakahiga sa lupa na walang malay. Banta siya ng gulat, Jun. Ngunit nais din ng asawang ito na gamitin ang pamamaraan ni Chi upang ipahayag ang kanyang pagmamahal. Ngunit ito ay isang totoong kwento sa Japan, ang kasal ay magmula sa orihinal na pag-ibig, pagkatapos ay naging kasing lamig ng tubig.